Hello guys, welcome uli sa Math ni Kuya. So ang pag-aaralan natin ngayon dito sa Math ni Kuya ay ang tungkol sa beams tie wire quantity o yung bilang ng alambre natin sa beam. So dito po sa beam natin, sa beam given natin, apat po yung beam natin, no? And then yung length po ng tie wire natin is equal to 0.3 meter per piece, no? And then yung stirrups per beam natin is 21 pieces. So bakit po kailangan natin yung bilang ng stirrups? Kasi diyan po natin itatali yung alambre natin, no? At saka kailangan din natin yung longitudinal bar ng beam, o yung apat na bakal na yon na mahaba sa taas, dalawa sa taas at saka dalawa sa baba. So yan po ang pagtatalian natin ng alambre natin or tie wire, no? So yung given tie wire natin per kilogram is equal to 353 meters per kilogram yon. So number 16 GI wire po yon, no? So yung pong beam natin is equal to 4 pieces. So ayun po kung ano yung nakikita natin doon, yun yung po yung given na number of beams natin. So para ma-compute po yung number of stirrups per beam, na-discuss ko na po yun sa previous video ko. Kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung previous video ko para matutunan nyo rin po. So dito po sa video kasi na ito, ang pag-uusapan natin is yung alambre na gagamitin natin dito sa mga beams na ito, no? So yung number of tie wire per beam, mako-compute po natin yan, no? So imumultiply lang po natin yung bilang ng longitudinal bar, dalawa sa taas at saka dalawa sa baba. Ito po yung given natin. So minsan po hindi lang po apat 'yan, no? So dito po sa given natin, apat lang po ang ginamit natin. So yung number, mumultiply lang po natin 'yan sa number ng stirrups natin. So 21 stirrups times number of longitudinal bar o times 4. So ayun po. Yun po yung bilang ng tie wire natin or alambre natin sa isang beam. So ang bilang po niyan, no, 21 times 4 is equal to 84 pieces. Ayun po, no. Sa apat na beam po, so 84 pieces times 4 is equal to 336 pieces po. So ayun po yung bilang ng alambre natin na gagamitin sa apat na beam. So mamaya po i-discuss natin kung ilang kilograms na alambre ang magagamit natin sa apat na beam. Okay, so ang next computation natin guys ay yung tungkol sa kung ilang kilograms ang magagamit nating tie wire, no, dito sa apat na beams. So ang first step kukunin natin yung total length, no, ng tie wire natin. So total length ng tie wire is equal to 0.3 times 336 pieces. So ang total length nun is equal to 100.8 meters. So yun yung total length ng tie wire natin. Pero para ma-compute kung ilang kilograms yan, i-divide natin ang 100.8 divided by 53. So kasi 53 meters per kilogram. So ang answer dun guys is equal to 1.9 kilograms. So ayun lang guys, no, kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At pakishare na rin po itong video ito kung makakatulong sa mga friends nyo, relatives. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.